So, for today, gagawa po tayo ng video regarding OBS, kung paano po siya i-manipulate, kung paano yung mga interface po niya, para at least sa ilan po na medyo may hesitation sa paggamit ng OBS, kung ano yung advantage po niya sa paggawa po ng video, yun po yung ituturo po natin for this lesson. So, right now, I'm using Zoom to capture all the screen of our OBS. Using this Zoom, share screen ko po sa inyo kung paano po yung ginagawa po natin in our OBS. So, let's start. Start na po tayo. So, open po natin yung ating OBS. Ayan. Yan po. So, ito po yung interface po ng ating OBS. Kung makikita po ninyo, nandyan na po yung ating tatlong scene. So, pipindutin po natin yung preset background sa una. Pangalawa yung preset 2, background 2, and yung sample output po natin. Dyan po makikita yung mga inilagay na po natin ng mga gagawin. Yung mga scenes na po yan. And within each scene, mapapansin po ninyo sa kanyang sources, nandito po yung iba't ibang inilagay po natin ng mga borders, video captures, mga elements within our panels. Yan po. Dinuplicate po lang po yung preset background sa una. Pinangalan ko siyang preset background 2. At may halos ko pares na content, pero may ilang parts lang na pagkakaiba sa una. Okay? Ito yung pangalawang sample po natin. Ngayon, pag magdadagdag po kayo ng halimbawa scene, let's say mag-add po tayo, gawin lang po natin yan na sample tutorial, then you hit enter, mapapansin nyo po dito sa source niya, blanco din po yan. So mag-add po tayo halimbawa, gusto po natin siyang lagyan ng image. At yung image po natin ay gawin po natin isa logo. Then hit enter. Sasabihin niya po yan na mayroon na po yan na una dun sa unang mga backgrounds po natin. And then let's say lagyan lang po natin na isa logo 2. And then hit enter. Pagka-hit po yung enter, papasok na po yun as the name. Yan na nandito po sa source po natin. Pero syempre, hahanapin po natin kung ano yung ilalagay po natin ng mga laman po niya. So, magbabrowse po tayo sa computer files po natin. Makikita po natin dyan yung mga locations kung saan po natin nakalagay yung data or yung file na yun. So, hanapin na po natin. So, nandito po tayo sa logo ko, sa folder ng logo. Hit ko lang po yung logo na yan, yung logo na pisat po natin. And then, I'll just hit OK. Ayan po. Pwede po natin i-resize po yan depending on our needs dun sa pag-design. So, silalagay po natin siya dyan. And then, maglalagay din po tayo ng, let's say, dito, under this scene, maglalagay po ulit ako sa source niya ng text. Halimbawa, I would like to have the text. Let's say, pangalanan ko po ito na FB. Let's say YouTube link. Then, maglalagay po tayo dito ng text regarding the YouTube link. So, HTTP dash or column forward slash and then let's say www.youtube.com/channel/600. So, pag natapos na po kayo, hit that enter button. Mapapansin po nyo, napakalaki po nyan. Pwede nyo po yung palitin. Yan, gamit po yan. Pwede natin yung palitin. Every time na ginadrag nyo po yan, pinapalit po yan, kahit saan po dyan,
dito sa side diagonally o dito sa top horizontally, lumilit po yun according sa pag-skill po ninyo. So yan, kung mapapansin po ninyo. Yun. So, kung lalakit natin yung konti, iabot lang po natin dyan sa may logo. Yan. Okay. So mapapansin nyo, nandyan na po yan. Kung gusto nyo naman po ng medyo may dating, yung parang gumagalaw po siya, pwede nyo po yan sa gawin sa source. Right click po natin yung YouTube link na source po natin and then we will just add filters. Pagdating po yan sa filters, dahil lang po natin, pwede po kayong mag right click dito and then add. Pagka lumabas na po itong options ng ads, click niyo po itong scroll. And then scroll yan po yung cast na filter. Yung gumagalaw po siya pakaliwa pa kanan po. I-zero lang po natin itong vertical. Zero lang po yan. Yan. And then sa horizontal, dagdagan po natin yan para gumalaw po siya. Yan. Pwede din po yung bilisan. Okay. O pwede nyo po siyang i-adjust dito para gumalaw po siya na ganyan. Okay. So yan na po yung ating scroll effect. Yan po. And then, ang gagawin nyo naman po, you just hit enter. Pag natapos nyo na po yan, ganyan na po yung kanyang itsura. Dahil tayo ay maarte, ayaw po natin ganyan. Pero kung papansin ninyo mabuti, hindi po siya magandang tignan kasi nagkadikit-dikit. So, hit nyo ulit yung YouTube link, right click, and punta kayo sa properties. In your properties, click nyo po sa bandang left side, yan po sa may gilid po ng edge din. Mag-space lang po kayo ng 4 na beses. Yan. Then hit enter. So mapapansin nyo may space na po yan, hindi na po siya nakakalitong tignan. Yan. Okay. Since medyo opposite po siya dito, pwede natin adjust and show it. Yan. And then pwede tayo ulit dito mag-add ng ating source. Let's say, ilalagay ko po yung video capture ko po. I would like to have this video capture para for my device. I am using this in my Zoom. So, probably hindi po natin yung magagamit. Pero bigyan lang po natin ng preparation mamaya. So, hit again, add, and then image. Sa image, maglalagay lang po tayo ng frame na for our video capture. Yung parang borders po niya na kakailanganin po natin. So, maglalagay po ako dyan, frame. Frame. Frame background. Yun ang kumpletuhin. Huwag yun na masyadong kumpletuhin yung titles. Hindi naman yung masyadong kailangan. Okay? And then, ganun ulit na process, hahanapin po niya kung saan yung kukunin yung frame na yan. Nandun na po tayo sa mga pictures. Naglagay na po ako dun ng isang folder na pagkukuha na po natin ng lahat ng kailangan po natin. So, I have here this word sample or folder in name sample. Hahanapin ko lang po yung aking frame. Oh. Hindi ko po siya nilagay dito. Balikan ko lang po sa may downloads. Kunin ko sa may OBS ko. Ito po yung ginawa ko na sample that is made or created in our PowerPoint presentations. Napakasimple lang po natin ginawa. Hindi po yung mahirap gawin. I have a separated video for this. At tuturuan ko po kayo kung paano yun din gagawin po ito. Yan po. So, yan po yung ating frame para sa video capture. Yung pag may camera output po kayo at ayaw nyo po ng square lang yung inyong frame sa inyong camera, pwede nyo po itong ilagay or i-overlay at magmumukha po siyang elegante sa output. Okay po. So, yan po yung isang style. And ayaw kong kalimutan yung branding ko po. May branding yung visual logo na ginagamit ko po. So, hit again yung image. Hanapin ko po yung branding logo.
branding logo is yung pagkakakilanlan sa mga videos na ginagawa ninyo. Yun ang lagi madalas na nakikita. Okay, so doon ako sa sample ko siguro. Sa pictures, in my sample folder, hanapin po natin yung ating branding. So, yan po yung branding po natin na logo. And hit OK. So, makikita niyo po dyan. Pwede nyo yung palitin, ganyan. And then, ilagay niyo po sa silong. Yan. Nandyan na po yung ating frame for the video. Since hindi ko may lagay yung aking video capture kasi usually ginagamit ko po yan sa ating Zoom to capture or to share our screen. At may record yung buong Windows frame po natin. At ito na po yung preset ko, yung style. Ngayon po, since we would like to do this as part of our tutorial din, maglagay na rin po tayo ng ating Windows or let's say media source kung ano yung kailangan po natin na i-discuss since this is our frame sa gilid at yung nandito sa kabuuan ay yung ituturo po natin. Ilagay na po natin yung sample ng lesson po natin. Sample lesson. Yun. Then, hit OK. So, mayroon na po yun daw kanina. So, maglalagay sample lesson 2 na lang po. Para hindi siya maghanap. Yan, sample lesson 2. And then, we browse the video na kailangan po natin. Punta po tayo sa mismong video. Saan po yung video dito? Yan. Hit the PC and then videos. Yun. And then, hanapin po natin Earth Science. Earth Science. Then, yan. Yan. Then, loop po natin. Pindutin yung loop para uulit-ulit po siya. The same way pag may ginagawa po tayo na presentation. Kasi minsan bigla po yung nawawala po hindi siya nakaloop. Yan. So, i-recess lang po natin yung ating media source. Yan. Okay. Ngayon po, yung purpose ng mga icon na mata na po yan, these are show and hide. Pag tinik niyo po yung mata, yung eye icon na yan, it will become slash. I mean, naka-hide po yung source na yan. And once you click it again, papakita niyo po siya ulit at ulit lang po yung ating video. Same time, sa branding, ganun din po. Paulit-ulit lang po yan. Yan. So, ito po yung usual na style ng paggawa ko po sa OBS. So, mga pag-arrange ko. Mamaya yung mukha ko nandito. And then, hindi ko kinakalimutan yung branding ko para at least makilala kung ano yung mga videos na ginagawa ko. Makakita pa lang nito, alam na nila, ah, gawa yan ni Sir Orland. I hope that part nakatulong para sa inyo at least ma-clear kung ano yung mga gusto nyo pang itanong regarding sa OBS. Maraming tutorial online pero kung ano yung specifically na pwede po natin itulong, just ask. Popost ko po ito sa Facebook ko po. And then doon po pwede po kayo mag-post ng comments and ask some questions para at least makatulong din po sa inyo. Thank you po.